kami na, kung welcome na. Welcome back again mga sir, this is OX, back again with another video. So in this video po ngayon is mag-unbox tayo and mag-testing tayo ng mga pinadala sa atin ng ACNL Enterprise po. And nagpadala po sila ng mga speakers. Pero may gusto lang akong gawin na content na yung matagal ko na itong gustong itopic eh, na gusto ko siyang isa i-side by side comparison yung pinagkaiba ng yung sa atin instrumental or yung prefer ko na ano na term dito is gagawin ko siyang pangalang woofer. Woofer po yung ano niya. Pero sa atin dito instrumental. And then yung sa woofer kasi dalawang pares yung pinadala nila nito. Yung isa which is yung woofer at isa is yung subwoofer na version ng acoustic speakers. So ito po sila lahat. I-unbox natin to. So itatry natin siya sa Ragatak Mix o yung common dito sa Pilipinas na pang soundcheck. And then yung ito ko yung parang bass demo na music. Itatry natin mamaya to. So unbox muna natin to. Amoy bawang pa. galing kusina pa yung pang-unbox natin. So as I mentioned sa intro, is yung video na po ito is tungkol sa ating comparison ng woofer or instrumental dito sa subwoofer. Boring naman kasi kung ititesting na natin yung tunog niya and yung parang review lang. So gusto kasing may matutunan naman kayo sa mga ganitong klaseng video. Especially yung comparison na ng woofer sa subwoofer or yung instrumental kasi marami kasing nalilito kung ano ba yung dapat na nilalagay sa mga box na gaya nyan, mga bandpass box and yung MCV or other boxes na common din na ginagamit natin dito especially sa mga Pinoy na mahilig mag-sound kung ano ba na babagay sa woofer ba or woofer instrumental, ayan. So ito po yung gusto kong itopic ngayon. So simula natin sa woofer. So yung woofer na to is for example this is acoustic na ano yung brand po yan, acoustic po yan. This is a 400 watts RMS. So sana RMS talaga to ha. And then 8 ohms na impedance. So karamihan meron tayong makikita sa woofer na double magnet to single magnet. Meron lang kasi minsan na ano eh, yung mga more than 2 na magnet sa mga speakers. Pero mas prefer ko kasi pag woofer or kung hindi natin siya gagamitin as bass heavy or yung parang gawin natin siyang pang gaya ng nilalagay sa MCB, parang bulky siya kasi kung mas malaki yung magnet kasi mas maganda yung magnetic field nito kung mas makapal or mas marami yung magnet na nilalagay and it can handle more power. So ito naman kasi ang for woofer kasi nagpo-produce rin siya ng bass pero kailangan pa natin siyang i-tune para tanggalin yung mid bass or yung tinatawag natin yung upper frequency ng bass which is yung from I think from 120 to 200 or 300 plus hertz. Ayan po yung ano na yung frequency ng mid bass. So sa subwoofer naman yung naiinam na frequencies is around 100 siguro or 90 to 20 hertz. So mas malalim siya ng konti kumpara sa natin sa woofer pala. So ito, deep bass yung sa subwoofer and then yung mid bass. Yan po yung naiinam na frequencies na dapat na mapoproduce niya. So punta naman tayo sa cone. Yung woofer, ito woofer po yung sa taas and then subwoofer sa baba. Yung woofer, mostly yung cone niya is paper or yung parang hardened na paper na may treatment ng konti. Pero sa nakikita ko sa instrumental or sa mga battle speakers, parang tinitigasan nila to. So, kaya mapapansin natin na medyo matigas yung bass ng mga battle speakers o yung ginagamit ng kagaya ng mga live and other speakers na ginagamit sa paupas o yung parang ng hard bass na tinatawag natin. Kaya tumitigas siya kasi matigas rin yung cone. Kasi nakadepende yung tigas ng bass sa tigas ng cone. And then yung isa pa yung benefits niyan is mas matibay siya ng konti. Kumpara natin sa woofer, asa sa woofer is meron ring papel or paper cone and mostly ginagamit naman is yung polyurethane parang ganyan, yung parang gaya nito yung surround nya is mas flexible para mas maganda yung suspension nya
Ito naman, para may groove siya sa woofer. Iba yung design ng yung parang surround niya na kumakapit sa kanyang basket. So sa basket naman, mostly gawa po siya sa diecast. So in this version ng acoustic, yung subwoofer, yung woofer and subwoofer nila, parang walang pinagkaiba yung kanyang basket. Pero mostly alam ko sa basket ng subwoofer is mas rigid yung kanyang yung basket niya kaysa sa compare natin sa woofer na mas magaan. Sa woofer naman, kailangan is mas matibay kasi mas magalaw yung speakers pag sa woofer, mas lower yung frequencies niya. So yung isa pang indicator na sa woofer siya is mostly is dalawa yung terminal niya. Pero yung version nito is single voice coil lang po siya, or yung terminal niya is isa lang. Sa karamihan kasi nakikita ko sa mga subwoofer is meron siyang dual voice coil or yung dalawang pares ng terminal. Pwede natin siyang i-connect sa series and parallel. Pero be reminded that na kung magkoconnect tayo sa parallel, magiging mababa yung kanyang impedance. For example, 8 ohms yung kabilang terminal and 8 ohms din sa kabila. Kung connect natin siya sa parallel, magiging 4 ohms na lang yung total na load niya na kung i-connect man natin siya sa amplifier. So ito, yung version nito is ano lang, ng single voice coil lang siya, which is 400 watts RMS din. Gaya ng sa 400 watts RMS. Kaya mas maganda ang mamaya na i-compare natin sa yung sound difference niya. So, parang hindi ko prefer yung ganitong terminal. Yung parang kailangan pa ng isolda para mas matibay. Mas gusto ko yung parang may spring para mas simple insulan ng wire. Mas easy connect yung wire and pwede rin natin siyang tanggalin ng mas madalian. So yung tanong, saan ba natin pwede ilagay yung mga ganitong klaseng speakers? So for example, yung woofer is intended to be used as mid-range speakers. Or pwede rin natin siyang gawin sa bass gaya niyan sa mga pero hindi siya ganun ka lalim na kagaya ng lalim na frequency kagaya ng sa subwoofer. Pero kailangan natin siyang i-tune na tanggalin yung upper frequencies niya para gawin natin siyang bass. For example, is tanggalin natin siya yung above 250 Hz para mapoproduce na siya ng bass. Pero mas prefer po siyang gamitin as full range para sa akin, yung woofer. Na pwede sa mga ganyan, mga taps or yung full range na speakers, mas maganda po yan yung woofer. Kaya, gaya nga sa mga bijoke, gumagamit lang sila ng isang full range na dalawa pala yung pares mga bijoke machine, hindi po sila gumagamit ng true subwoofers or yung ganun kalalim na frequencies kasi mas prefer gamitin yung woofer kasi may parang kumpleto yung frequencies niya Maugong kung tatawagin. Sa subwoofers naman, mas malinis or mas maganda pakinggan yung bass niya. Pero isasample natin yan maya, ipakinggan natin yung difference ng dalawa nito. Pwede rin itong gamitin sa mga ganyan, sa mga MCBs. Pero yung palo niya, hindi ganun katigas. Mas malambot siya pakinggan nito. Kumpesa natin sa mga woofers. Pero mas prefer ko na gamitin to sa mga L-ported. So ngayon, isa-soundcheck natin to. Kukumpare natin yung tunog ng woofer sa subwoofer. So isang ampli lang yung gagamitin natin. Ayun. So almost ready na tayo. Yung gagamitin natin na soundcheck is from Sound Addicts. Yung pangwasak speaker. Pero hindi naman siguro makakawasak nyan. So yung unahin natin is testing yung subwoofer. Ayan. And then, sa settings, puro po yan flat response. Walang hanggang 0 po ito. Hindi natin gagalawin to. Sa ampli natin, Kevlar TX600, half volume lahat. Pero naka-parallel po yan. Pero naka-bypass yung crossover niya or walang low pass filter and high pass filter. Ano na talaga ng full range ng natin. Try natin kung magpo-produce rin siya ng mid bass. So naka-ready na yung natin yung
sound check natin mga sir, very noticeable yung difference ng subwoofer sa woofer. So yung review ko, yung woofer sa full range mas malakas pakinggan and medyo mas maganda yung mid range niya. Sa subwoofer naman parang ano sa hindi siya ganong kalakas pakinggan sa, pero mas malakas yung vibration or yung excursion niya, and then mas prefer niya i-play yung bass and more on vibration siya. Kaya mas mainam to sa mga lower frequencies talaga eh. Kaya napapansin nyo is hindi siya gaano kalakasan sa ano sa mga mid frequencies or ano. Kaya ganyan yung gawa niya, pang bass talaga or pang lower frequencies talaga yung purpose ng ating ng subwoofer. Subwoofer naman kasi pwede siyang i-full range. So napapansin nyo may medyo may kalansing siya ng konti. Ito na meron rin kasi, pero hindi siya gaano kaka-dominant gaya ng ano ng ganito ng woofer. So anyway, thank you again sa panonood mga sir, and sana may natutunan kayo sa video na ito, and see you in the next vlog. Thank you.